guys, welcome back to my YouTube channel. It's not my YouTube channel. It's the House of Philip YouTube channel. So, syempre magpapakilala ako sa mga hindi nakilala. Huwag pala si Mahalia, yung mahal mo. Nani? For today's video, since nasa the House of Philip YouTube channel tayo, itong video na to ay para sa lahat ng nangangarap. Gusto ko lang po ma-inspire yung mga taong nanonood. At lalong-lalo na sa mga taong gustong magsimula ng YouTube channel nila. Kung balak mo man maging vlogger, YouTuber, mahals, hindi pa po huli ang lahat. Dahil hindi naman yung mangyayari kung hindi mo sisimulan. I-share ko sa inyo kung paano ako nagsimula at paano ako umabot sa sitwasyon na ito. Since alam ko naman na hindi lahat nakakilala sa akin at alam ko nakilala lang ako ng iba, simula nung pumasok ako dito sa The House of Colum. So, wag na po natin patagalin pa in 3, 2, 1, let's go! Alam niyo ba guys, dati, nanonood lang din ako ng mga vlogger, tapos sabi ko sa sarili ko, gusto kong maging katulad nila. So, na-board ako. Way back 2019, hindi ko lang mag-vlog. Sabi ko, gayahin ko kaya. Talong pa, hindi na akong talong. Tapos, ang ginawa ko na, parang sa umpisa lang ako mo, masipag, magaling. Kasi nga, wala namang nanonood sa akin. Kaya pinigilan ko siya. Nakikita niyo naman sa video, di ba? Pangit yung quality ng vlog ko, yung proper arrangement ng kung paano ako mag-vlog. Hindi pa ako talaga marunong. Basta mag-video, maka-video lang ako, tapos cellphone lang talaga yung ginagamit kong camera. So, since nag-pandemic, na-board ako at nawala si mama. Trinay ko libangin yung sarili ko, tapos sabi ko sa sarili ko, what if mag-vlog ako? Ituloy ko yung YouTube channel ko. Since hindi naman kasi ako sikat, o wala silang pakilumanood ng vlog ko kasi hindi naman nila ako kilala, trinay ko mag-public prank. Pinahiya ko lang naman yung sarili ko guys. Wala lang, parang natutuwa ako sa mga reaction ng iba. At saka trinay ko din gumawa ng banat-banat. Banatan sa mga ex, mga hugot. At dun ako unang nakilala talaga dahil sa mga banat at hugot ko. Maghanap kami ng sasing. Yung mas masarap pa sa akin. Sila doon, nandun na sa unahan. Ako nandito pa din. Naghihintay pa rin sa'yo. Pagod ka. May nasa mo? Ako pagod ako. Pero lover sa'yo. Hindi ko inaasahan na maraming magkakagusto, maka-appreciate nun. Kahit alam ko ngayon, pag pinapanood ko siya, napaka-corny talaga. Sobra. Sabi ko sa sarili ko, na-corny ako, pero hindi ako nagsisisi doon. Dahil, kung di ko naman ginawa, hindi ako darating dito. Yung video na pumatak sa akin doon sa public prank ay pumatak din sa TikTok at nagsabay pa talaga sa TikTok at YouTube. Grinab ko na talaga yung opportunity. Pinagpatuloy ko siya, trinay ko yung ibang content, like mukbang. Tapos hindi ko din inaasahan na magugustuhan din siya ng ibang tao dahil nga sa aking kasimplihan o sa pagiging probinsyana. Best friend ko pala. Kamusta ka na, best friend? Tubig. Oh, inom sa akin. Baka nawawa ka na. Alam niyo ba yun, wala akong tripod, wala akong camera. Ang ginawa ko lang talaga, ginamit ko lang talaga yung phone ko. At ang ginawa kong tripod, yung pinagpatong-patong kong libro. Since wala din akong ring light, paggabi naman o makulimlim, ang ginagamit ko naman, alam niyo yung ilaw na parang electric fan. Malakas kasi ilaw nun. So yun yung ginagamit ko, tinututok ko lang sa harapan ko. Para na akong kinukuha ni Lord eh. Pero guys, go lang laban. So habang tumatagal, nakikilala na ako sa YouTube. Nakilala ko na nga yung mga kaibigan ko, which is si Alex at si Maria Gaga. So silang dalawa yung parang tumulong din para mag-grow yung YouTube channel ko at nabuo namin yung grupo na tinatawag namin Team Gilagid. Kasi nga, alam niyo naman na katuwing nag-smile ako, tumatawa ko, nakikita talaga yung gilagid ko. O, di ba? Tama na yan! Inumala! Kaya mo ba? Hindi ako susuko. Para sa yung laban na to. Para sa iyo! Laban na to. Pinapatawa niyo kasi ako eh. Dapat hindi ko ako pinapatawa. Nagmamadali kasi ako, baka iwanan niyo ako. Ako hindi ako nagmamadali. Magtento na ako eh. Ako wala lang. Masarap lang.
lumaki kami nagva-vlog hanggang lumaki yung mga subscribers namin. Subscribers ko siya. Alat mo, girl! Oy. Mas kami pala sa inyong egg! Siyempre, nakabuo na din tayo ng Team Mahas. Sila yung minsan tumutulong sa akin every time na nagva-vlog ako mag-isa. At na-enjoy talaga namin yung tuwing vlog namin dahil adventure nga yung ginagawa namin aside sa mukbang. Sa letrang uno! Ay, letrang uno! Number B! Biso! Sa letrang B! Binalikan ka pa ba? Punta kami sa ibang lugar para lang mag-vlog, mag-food trip. Sarap talaga, maangang pa. Lagi kay kabukin na. Nahira dyan ang sudan. Gikaan mo. Tawa mo yung nanay. Ako yung nanay ron. Go! Nay! Nay! Ako yung kaon mo. Kaya ako ang nanay nyo karon. Mama, don't stress your mind. We coming home tonight. Gago, kwarta na! Umabot sa time na road to 1 million subscribers na ako, kumutok yung isang pintuan para sa akin. Joining for the second time is Mahalia from THOC Season 2 Kakulitan Version 3.0. I love you guys! Ako pa pala si Mahalia, ang mahal ng lahat! Naalala nyo ba yung panahong nakatanggap ako ng silver button? Sabi ko, isang pinto pa lang yung nabuksan natin. And sana, may pangalawang pinto pa tayong bubuksan ulit. Kaya shoutout po sa mga solid Mahalianatics o Mahalia supporter dyan. Mula nung tinanggap ko yung The House of Collab, parang biglang nagbago yung career ko kasi nabago talaga yung daily routine ko. Minsan, naiiyak na ako kasi nga namimiss ko na yung buhay ko sa probinsya. Namimiss ko na yung dating ako. Yung problema ko lang is, kakainin ko. Ano naman i-content ko? Kasi alam niyo naman, nahihilig talaga ako mag-try ng mga iba't ibang klaseng pagkain. Lalong-lalo na yung mga exotic food, di ba? At kaya pa ako niya? Eto kaya? Kaya napaisip ako, kailan kaya ulit? Pagpasok ko dito ko na-achieve. Talaga ang daming projects na tanggap. Okay. Wow! Hey! Eh, girl, paano yan? Mahal namin, mahal ng lahat si Mahalia. Paano? Oh! Sa'yo, uwi! Maglalaw. Mahalia. Siyempre, mas nanginibabaw pa rin siya kasi marami na akong nakikilala. Lalo na yung mga tao sa season 2. So, isa din yan sa mga unforgettable moments. At lalang-lala na yung nagkaroon na din nga ako ng love team. Ilan ba naging edge mo, Carl? Apat. Ilang years yung pinakamahaba? One year? Bakit ka pa palit-palit ng jowa? Kasi naramdaman ko na para sa'yo talaga. Sa totoo lang, hawak talaga natin yung future natin. Nasa atin na lang kung magpapadala ka sa lungkot o mas pipiliin mong maging masaya. Lahat tayo may pangarap at alam kong kayang-kaya natin itong abutin. Basta sasamahan mo ng dasal, kilos, sipag at tiyaga. Maging masaya ka lang sa ginagawa mo dahil lahat ng paghihirap na nararanasan natin ay may magandang resulta na naghihintay para sa atin. Kung hindi man yung tamang panahon ngayon, ipagpatuloy mo lang kung ano man inyong sinimulan dahil darating din yung tamang panahon para sa atin.